Mm-hmm. Attorney, yung mga nag-aakusa ba sa halimbawa, mayroong isang ano, banggitin na natin yung Kabataan Party List representative si Raul Manuel. Ayun. Sir ha, sir. Number one. Oo. Eh nagbanggit siya na si PBBM mm-hmm. ang sasawing mastermind o nagpapatay dito kay Percy Lapid. Pwede ba siyang masampahan ng kaso? Kasi ito rin yung naging pananaw ni ano eh ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel. Eh kung siya po ay nagsalita outside of Congress, pwede po. Oy. Yan po ay libel or slander. No? Mm-hmm. Pero siyempre, alam mo naman mautak yung mga congressmen dahil sila po ay merong parliamentary immunity at sakot na kanilang immunity yung pananalita nila sa Kongreso. Lahat ng sasabihin nila sa Kongreso, hindi po pwedeng maging basehan sa pagsampa ng kahit anong kasong libel. Mm-hmm. Ito nga ay para masigurado na yung isang sa ngayon ng gobyerno na deliberative, talagang balitaktakan ng kanilang trabaho, mm-hmm. ay malaya makapagsalita. Dahil kinakailangan natin ng pulisya nga para magbaging solusyon sa ating bayan. No? So, unfortunately, may mga ibang mga kongresista, siguro kasama na dito yung kabataan representative nito, na ginagamit yung parliamentary immunity para maging shield mm-hmm. doon sa mga irresponsibleng mga pananalita nila. Oh. Hinahamon kita, congressman. Mm-hmm. Ano ang ebidensya mo ayaw na si Presidente Marcos ang nagpapatay dito kay Percy Lapid? At kung wala, magbitiw ka. Mm, yun. Hindi po pwede na gagamitin mo ang isang napaka-importanting pribilehiyo na wala namang basehan. Walk the talk. Where is the evidence? At kung mawala, wala kang ebidensya, umalis ka dyan sa Kongreso. Accept or not? Ayun. Paalam mo sa amin, Congressman. At least... Kasi kumilita naman ang ulo ko, baka yung dalawa. At least hindi Lunes sa... Marami mo tayong meeting mga kaya ako, kumilita ulo dati. Kasi may mga ganitong mga issue na ipinupukol agad sa gobyerno. Oh, nga, every time na may mamamatay na journalist... Pinagbibinta nga ng gobyerno. Kumbaga, kinukondina natin mm-hmm. yung pagpatay, no? Mm-hmm. Pero lagi gobyerno agad. Tapos mm-hmm. nagtatali agad sa administrasyon ni Marcos, ganito yung namatay. Mm-hmm. Sa administrasyon ni Duterte, bakit ganun yung ano, yun ba yung standard? Alam mo, kabataan congressman, magloka para maintindihan mo kung anong law of evidence. Mm. Dahil pag naintindihan mo kung anong law of evidence, napakagaling. Yun. Na talagang kapag ikaw may ginawang krimen, hindi po pwedeng hindi mapuprebahan. That's how the laws of evidence are written. Mm-hmm. At ito naman hindi Pilipinong imbensyon. Mm. Ito imbensyon ng buong daigdig na ng mulat-mula pa. No? So, ano nga ba yung mga ebidensya na yan? Physical evidence, mm-hmm. testimonial evidence, no? So, ilatag mo, congressman. Mm-hmm. Hindi po pwede na shooting from the hips. Mm-hmm. That is also unethical. At titignan natin kung basihan yan para nga magsampa ng ethics complaint laban sa kanya, no? Mm-hmm. Yung pananalita na bagamat covered by immunity, eh, wala namang basihan. Mm-hmm. Hindi nga ikaw madedemanda ng libel. Mm-hmm. Pero ikaw ay po pwedeng mapanagot ng sarili mong mga kasama sa Kongreso for an unethical act. Mm-hmm. Dahil unethical yun na nagpapataw ng salita ng presidente nagpapatay. Napaka-seryoso na akusasyon na yan. Yes. Tawagin mo ang isang nakaupong presidente na mamamatay tao. Hindi naman tama yun. No? Lalo na kung wala kang ebidensya. Kung meron, ilabas mo. At ito nga ang dahilan kung bakit meron namang responsibilidad ng mga namamahayan. Journalist, yeah. Kasi kung sila susulat na XYZ ang nagpapatay, kinakailangan may ebidensya. Mm-hmm. Dahil kung wala ebidensya, kulong pa rin. Mm-hmm. At tama naman, dahil ano ba naman yan, no? Mm-hmm. Pagkatao ang yunyurakan mo, tapos wala ka namang ebidensya. Mm-hmm. Mm-hmm. So, yung nasabi mo kanina, attorney, kung nasa loob siya ng batasan, kung during sa plenaryo or sa hearing, niya sabihin yung mga ganun, kumbaga meron siyang immunity. Pag nasa labas na, halimbawa, kasi itong ginawa ni Representative si Raul Manuel mm-hmm. ay nasa labas ng ano, nasa labas mismo, parang rally. Well, protesta. Hindi po yan covered ng immunity. Ayun. Kaya lang, wow. Ang pagkakakilala ko kay Presidente Marcos, eh yun nga eh, napakabait eh. Mm-hmm. Hindi rin niya papansinin yan dahil parang wala namang epekto sa kanya eh. Wala namang naniniwala sa kanya. No? Mm-hmm. Pero sa akin lang, bilang isang naging kongresista rin, dapat eh yung mga pribehileo eh gagamitin natin na meron ding responsibilidad. Kapag ikay magsasabi na isang tao ay gumawa ng krimen at lalong-lalo na nakarumal-dumal na krimen na pagpatay, ilabas mo ang ebidensya, wag dakdak ng dakdak. Yes. Dahil talk is cheap,
the evidence will not lie. Eh, ang hilig ata nitong si Sir Raul attorney. Sino ba yan? TikTok. Pinapasikat pa natin. Huwag na natin pakisa pa sa katin yan. Ako, sino ba yan? Wala namang magagawa yan sa Kongreso Tingnan nga natin kung meron niyang mapapasang batas. Oh. Bet you, wala yang mapapasang batas dahil wala naman nakikinig din sa kanya. No? Dito naman tayo sa... Alam mo kasi yung paggagawa ng batas. It actually is a skill. Yes. Dahil para makabuo ka ng batas, you have 300 congressmen na kinakailangan kukumbinsihin mo. Mm-hmm. Eh kung gaya kanyang congressman na yan na shooting from the hip, sino maniniwala sa kanya? Ayun pa. Bagamat maraming kapwa bagets niya dyan sa Kongreso, eh marami namang responsable. No? So, ang ginagawa ng mga mambabatas, gumawa ng batas, sige, hinahamong kita, magpatsa ka ng batas. Mm-hmm. Tingnan natin, ha, kung meron. Oh.